Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Alex Pardo, ganap ng alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan, kasama sina Lakay, Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Apit, DZRH Damdaming Bayan. Ang sarap-sarap mga magbakasyon mga habigan, ha, magpainga, mag-relax-relax ngayong holiday. Kaya lang ang iinit po ang mga balita natin ngayon. Abay, katulad na naman yung standoff dyan sa Davao mga habigan, Davao City. Lala sa Kingdom ni Pastor Apollo Kibuloy, ha? Kingdom of Jesus Christ. Wow. Pero mukhang hindi na po lulubayan si Pastor, ha? Ayan. Ngayong nakita na yung underground. Yung sinasabing may tunnel o basement, ha? Na siyang pinagawa at hinihinalang pinagtataguan ngayon ng controversial na pastor. Ayan, ang dami, ha? Abay, apektado na yata ang Davao Airport. Abay, General Torre, ha? Ayan, Colonel Hansel Marantan. Good morning, ha? Ilang oras na lang ba, ha? Oras na lang ba ang bibilangin at makukuha na si Pastor Kibuloy? Pero may panawagan kay Pangulong Digong at Vice President Inday na nag-siyempre kaibigan, sinusuporta ng pastor. Pero ang sabi po ang panawagan kay Mr. President, ha, dating Pangulong Digong at Vice Inday, isuko na lamang si Pastor Kibuloy and then face the music, ika nga, ha? Harapin ang kasong kanyang kinakaharap. Although na natatakot daw ang pastor, baka daw pagka nahuli, baka dalhin doon sa Amerika. Kasi may kaso po doon ang Pastor Apollo Kibuloy, ha? Kaya lang sana huwag nang lumala po ang sitwasyon dyan sa Davao. Maayong buntag sa ating mahabayan sa Davao. Dahil lumala na po mahabigan, nahaluan na ang politika. At meron nang sumisigaw ng Marcos resign. Don't rock the boat. Ang sarap-sarap, ang ganda-ganda ng walang away-away, di po ba? Chill-chill lang tayo mga dong, mga dahil, mga kuyang, mga ateng. It's a holiday, National Heroes Day po mahabigan, ha? Abay, alalahan natin ang mga unnamed heroes, ika nga, ha? Abay, sa PMA Sandigan, 82 mista, ha? Mayor BBM, Jal Krisa Laksa, ha? Ayan, Jal Rick Marquez, Colonel Sembrano, ha? Ilan ba ang mga heroes ng PMA Sandigan 82, ha? So chill-chill lang mga kuyang mga ating. Abay, kumusta yung mga nagbabakasyon, ha? Pabalik na ba kayo o mamayang gabi pa, ha? Ay, iinit na mga isyo ko, Megan, pati dun sa West Philippine Sea, ha? Tinamaan ng magalintong Chinese Coast Guard, talagang ayaw tayong tantanan, ha? Abay, binomba na ng tubig yung sa barko ng Bifar, ha?
Abay, binundol pa, ha? Diyos ko. Ano ba naman na ito, ha? Alam po niyo, mahabigan, sa totoo lang po kami sa media rin, minsan eh, parang nakasawa din yung sa amin yung nagbabalita ng bad news, sad news. Sana chill-chill lang yung mga masasaya. Yung maganda sa bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Sa kubo si Deo Makalma. Standby, Let Narciso. Nasaan ba ang Pangulong Marcos ngayon? Paano kaya tinatanggap ng Pangulong Marcos, ha? Ang mga patutsanda ng mga taga Davao, ang Vice President Inday. At siyempre ang dating Pangulong Digong, ha? So talagang hiwalay na ang kulay pula at kulay berde. nasa National Heroes, nasaan ba itong National Heroes Day? Saan ba itong video natin? Sa Aguinaldo ba ito? Sa Fort Bonifacio? Sa libingan ng mga bayani. Ayan, sino ba nandun, ha? Ayan, nakita po niyo sa footage, mga habigan, naglalakad ang Commander-in-Chief, ha? Ang Pangulong Marcos patungo po sa libingan, ano, ha? Ano ba ito? Ito po ay nasa libingan ng mga bayani at nasa puntod ng Fallen Heroes, Unnamed Heroes, mga habigan, ha? Ayan, so, sino ba nasa linya natin? Nasa linya ba natin si Senator Risa? Nasa ating sigit na dumuna tayo kay Alice Guo. O nga pala, si Alice Guo, ha? Nawawala, ha? Ayan, nasa ating linya po, mabigyan ang chairperson ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Senator Risa Ontiveros, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, wala kay Deo, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Naku ma'am, tuloy ba ang hearing sa inyong committee bukas? Kaugnay sa pagkakatakas ng Mayor Alice Guo. Tuloy na tuloy po, at inaasahan ko rin yung pagdalo doon ni Cassandra Leong at Sheila Guo. Kasi mananugot sila sa pag-iwas nila sa Senado. Well, siguro isang magbuting balita din ito, Lakay Deo. Opo. Papasalamat ako sa otoridad ng Indonesia para sa kanilang decisive action. Mm-hmm. Ano po, sa pagtaguyod ng batas at pagmimintina ng seguridad. Alam nyo yan, si Cassandra Leong, mahigpit na binantayan kasi siya ang makakapagbigay linaw at makakapagturo din ng mga dapat managot sa mga totoong nasa likod ng pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Mm-hmm. O dagdag pa po doon, yung tanong, ano nga ba ang kinalaman niya? Kina Alice Guo, Harry Roque, at iba pa. At ang unang-unang pinakamalaking tanong bukas sa hearing, sino ang nagpapuslit sa kanya? Mm-hmm. O diba? At sa kapatid ni Alice Guo para makalabas sa bansa. At bakit naman butas na butas ang sistema natin sa immigration? Naniniwala po ako, Lakay, na masasagot lahat yan sa ating susunod na hearing bukas. At bukod kay Cassandra Leong, mm-hmm, at itong si Sheila Guo, mm-hmm, Senator Risa, Mama, wala ba kayong ipapatawag ng mga taga Bureau of Immigration? Bakit po sila natakasan? Talaga, Lakay, sila yung unang-una sa several na government agencies na inimbita namin humarap at sumagot sa mga tanong na iyon. Ano po, yung Bureau of Immigration, yung PAOK, yung National Bureau of Investigation, pati na rin yung ano ba ito, yung IACAT, no? Mm-hmm. Yung task force ng DOJ laban sa trafficking. So, lahat ng ito na ilang buwan nang kumikilos kasabay nung aming investigasyon, yung aming apat na taong investigasyon sa Senado, at gumagawa ng iba't ibang hakbang at nagbigay din ng mga commitment. Halimbawa, yung BI, Lakay, mm-hmm, sinabi sa amin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy noong hearing na hindi nila palalabasin sa bansa si Guo Huaping. Aba, andun na pala sa abroad, mm-hmm, yung si Alice Guo na yan. So, marami pong sasagutin ang BI at ang iba po nating mga ahensya bukas. Ang lawyer ni Alice Guo, sila po ay nanindigan noon, Senator, na andito, mm-hmm, ang Mayor Alice Guo. May pananagutan, mm-hmm, din po ba sila? Yun ang aming itatanong din, and we'll get it straight from the horse's mouth, dahil, mm-hmm, pareho sa mga abogadong nagsalita sa panig
ni Guo Huaping ay imbitado rin bukas. Yung nagsabing andito pa siya, nananawagan si Attorney K. Liz Guo na humarap na sa amin sa Senado. Yung isa naman ay nagsabing personal daw niyang notaryo ang counter affidavit ni Alice Guo. Nung isang araw, Lakay, opo, na sa pagkakaalam natin ngayon ay supposedly abroad na siya. So, ano ba talaga, kuya, di ba? Ayan na. So, Senator Risa Mama, may hinala na po ba kayo kung sino at sino-sino ang maaaring tumulong at bakit sila nakalabas ng Pilipinas? Yun ang aming aalamin, Lakay, kasi imposible nakalabas itong mga tao, lalo na si Alice Guo na kilalang kilala na ang mukha sa buong bayan natin. Nandun pa sila sa ILBO, Immigration Lookout Bulletin Order ng BI. No? Alerto ang iba't ibang mga ahensya sa kanyang galaw kung sakali palabas ng bansa. So paano talaga po ito nangyari kung hindi may nagpabaya o worse, may kasabwat? Yun yung aming tutukoyin dahil umabot na rin kay Presidente at kay Justice Secretary. Anila may mananagot. Heads will roll pa daw. So, ibig sabihin, di ba, may responsable dito na ano ba yun, nag-drop the ball, di ba? Or worse, sila po ay tumulong para makatakas si Guo Huaping. May mga issue nga sinasabi tungkol sa ILBO, Immigration Lookout, Senator Risa Mama. Lookout lang naman daw, hindi naman hold departure order. Kaya hindi rin pwedeng pigilan. Ano pa talaga ang... But at the very least, ang tungkulin ng mga ahensya sa ilalim ng ILBO ay kung makita si Guo Huaping at yung mga taong nasa ILBO, yung lookout bulletin order na yan, na paalis, at the very least, dapat inabisuhan nila yung ating mga otoridad. Pero bakit ang nangyari, di ba? Nakarating siya unang-una sa Malaysia na walang, doon may record sila na dumating siya doon. So nasan yung record dito na umalis siya dito, di po ba? And totoo, although sinasabi natin ang vision natin ay 2020 in hindsight, dapat talaga, nung una pa lang napatunayan ng NCI na yung Guo Huaping na may fingerprints dun sa application ng nanay niya para sa Special Investors Resident Visa at yung fingerprints ni Alice Leal Guo nung humingi siya ng clearance sa NBI ay magkapareho. Ibig sabihin ng NBI noon, iisang tao lamang yon. Dapat noon pa lang kinansela na yung kanyang passport, di ba? Hindi na niya, adding insult to injury eh. Filipino passports pa niya ang ginamit para makatakas sa Philippine authorities mula sa Pilipinas. Ayan. Eh, ang tawag dyan, ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Isa pa, Senator Risa, ma'am, ipapadeport daw sa China itong si Sheila Good dahil siya daw pala ay Chinese national. Paano, ipapadeport ba siya ng hindi maimbestigan ng Senado? Hindi, Lakay. Tulad ng sinabi ko tungkol kay Guo Huaping noon, nung itanong na ipadeport na lang ba siya, sabi ko hindi. At ganito rin kay Sheila Guo. Bago pa man siya i-deport, kailangan dumaan siya sa lahat ng mga dapat na proseso ng isang dayutuhan na lumabag sa batas ng ating republika. Bago pa siya mapadeport if ever. Ibig sabihin, hindi pwedeng nilabag niya yung ating mga batas tapos free pass lang dahil pala may dala siyang ibang passport. Kailangan humarap muna siya sa hustisya dito sa ating bansa. Ayan, may arrest warrant po sila from Senate, Senator Risa. Pagharap ba nila, sila ba ay ikukos din ng Senado o ibang balik din sa NBI? Depende ha. It's all in their hands, Lakay. Kung maayos at kompleto at sa tingin namin makututuhanan yung mga sagot nila, edi baka mas tignan namin ng with a kinder eye, no? Kung hindi ba namin sila i-detain sa Senate or ipabalik na lang sa custody ng executive. So, nasa sa kanilang kamay, ang kanilang kapalaran. Basta't ang responsibilidad nila sa atin ay sa wakas, sumagot ng makatotohanan. Una-una, humarap. Pangalawa, sumagot ng makatotohanan at bigyan ng satisfaction. Hindi lamang yung Senate Committee on Women, pero ang ating mga kababayan na ang tindi ng pagsubaybay
sa kasong ito, Lakay, bigyan ng hustisya ang ating lahat ng mga tanong. Ayan, speaking of justice, hustisya, Senator Arisa, ayan, kayo rin po ang nag-expose nung mga aligasyon laban kay Pastor Kibuloy na may mga minaltrato, inabuso. So ano masabi yung Senator at nagkakaroon ng stand-off ngayon doon sa Damo at hindi mahuli-huli, hindi maiserve ang arrest warrant laban kay Pastor Kibuloy? Well, talagang hindi ideal situation na may standoff. Ibig sabihin, talagang lumalabag pa rin si Apollo Kibuloy sa obligasyon niya sa ilalim ng mga warrants of arrest, lalo unang-una mula sa Senado, at yung obligasyon niyang humarap sa mga korte dyan mismo sa Davao at dito sa NCR na iniimbestiga siya sa mga kasong mabibigat, no? Human trafficking, at saka yung may isa pa, it just sexual slipped my abuse. Mind right now. Yes, grabe. Rape. Sexual abuse at saka rape. So, yung standoff na yan ay ibig sabihin talagang nagpupursige pa rin yung mga otoridad doon na hanapin siya, no? At paharapin siya sa Senado at sa ating mga korte. Ang isang mabuting outcome so far though, Lakay, sa standoff na iyan, sa kabila nung tension, ano po, na may mga, bukod sa pagmamatigas ng ulo ni Apollo Kibuloy, may mga miyembro di umano ng KOJC na nagrarally daw doon sa isang main road sa Davao, nagbabanta na pupunta sila sa kung saan-saan para magprotesta. Ang isang mabuting nangyari sa kabila ng lahat ng iyan, Lakay, ay mayroong at least isang mag-ina na na-rescue, ano po, sa gitna ng tension na iyon, diba, ay sila na ang pumunta, humingi ng saklolo sa PNP na nanduroon dahil nila, sila rin ay biktima ng human trafficking at sabi nung isa, brainwashing. So, ibig sabihin, hindi na lamang ito operasyon para mag-serve ng warrant, naging rescue operation na rin. Which is, kung tutuusin, dyan naman nagsimula lahat itong mga investigasyon na mabigyan ng espasyo, marinig ang mga boses ng mga victim survivors ni Apollo Kibuloy at masimulan ang mga proseso na mabigyan sila ng hustisya at masuportahan para ma-rehabilitate ulit ang kanilang mga buhay. Senator Risa, confident po ang PNP na mahuli si Pastor Apollo Kibuloy, lalo't sinasabing alam na nila yung pinagtataguan dun sa tunnel o underground, although hindi na makita yung entrance sa ngayon. So pagka nahuli ba ang Pastor Apollo Kibuloy, siya po ba ay papatawag pa rin sa Senado? Yes, Lakay, definitely. Patatawagin pa rin si Apollo Kibuloy sa Senado para sa wakas, no, sa pagkatapos ng mahabang panahong pag-iwas nilang humarap sa amin, ay matanong namin sila ng diretso at hari nawa masagot na nila ng kompleto at hari nawa makatotohanan yung aming mga tanong. And bukod pa sa amin, ay kailangan pa niyang humarap sa mga korte dito sa Manila at may isa pang kaso sila sa Davao. Nako, wag nilang intayin na pati yung apat na kaso sa kanila laban sa kanila sa US. Ayan, opo. Ay at wag pa nilang lalong hihintayin na malagay sila sa red list ng Interpol. Dahil pag ganyan ang nangyari, hindi lamang tayo, hindi lamang maaring sa US, iba't ibang mga law enforcement authorities ang hahanap na sa kanila at magpapaharap sa kanila, sa kani-kanilang mga korte. So ito pa, Senator Risa, ma'am, dahil may kinakarap din na kaso si Pastor Kibuloy sa Amerika. Ano pa ang mangyayari pagka ba na custody ng Pilipinas? Siya ba ay dadalhin dun sa Amerika? Paano po yung mga proseso ng ganyan? Legal procedure? Natanong namin yan sa isa sa mga unang pagdinig namin tungkol kay Apollo Kibuloy sa Department of Justice. At kung tama ang naalala ko, kung kapag maaresto na ng Philippine authorities si Apollo Kibuloy, posibleng ang isang sumunod na mangyari, well, unang-una, haharap muna sila sa mga proseso dito sa atin. Okay. Pero kung mangyari din, eventually, na magkaroon ng extradition request ang US government sa ating gobyerno, dahil meron pong extradition treaty tayo at ang Estados Unidos, pwedeng i-consider ng Philippine government kung pagbibigyan ba nila yung hiling na gano'n ng US government. At kung pagbibigyan man nila,
kung ano ba yung sequence of events. Tatapusin muna ba dito ang mga prosesong panghustisya sa atin, saka padadala siya doon, or i-suspend ba muna nila yung dito at padadala muna sila doon at saka babalik dito. Yan, if ever mag-extradition request ang US government, ganyan yung magiging mga decision points ng gobyerno natin. Ayan, ganun pala yun. Anyway, Senator Risa Mama, maraming salamat po sa mga paliwanag. Thank you and good morning. Good morning. Mga kaibigan, Senator Risa Ontiveros, ang chairperson ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Eh, kung maalala po natin, saan nagpasimula dito sa investigasyon kay Pastor Apollo Quiboloy nang may mga victims na humingi ng tulong sa kanyang tanggapan. At ngayon, ito bang issue kay Mayor Alice Gu? June 10 ng Action Radio Davao. Abay, itong reporter namin eh, nasa site sa Kingdom of Jesus Christ dyan sa Davao. Ha? Abay, ano ba yung tunnel basement na sinasabi nila, June? Ito ba ay nasa ilalim ng building? Ha? Para mga tunnel-tunnel lang ng mga pogo, ano? Mga tunnel ng pogo hub dyan sa Tarlac, ha? At Pampanga, yung tunnel ay nag-uugnay dun sa iba't ibang building. Pero sabi ng ating bubit, hindi raw pwedeng magtagal dun sa underground kung nasa basement man ang Pastor Apollo Quiboloy. Siyempre, wala sigurong aircon doon, ano ha? At kung may aircon man doon, di magkakaalaman na. Pero na-detect na raw po, mahabigan, ha? Nasa ilalim nga, underground ang Pastor Apollo Quiboloy. Pero ito po, mahabigan. Alam po nyo, marami ang loyal supporters ng Pastor Apollo Quiboloy. Ako, naalala ko tuloy kay yung si dating Congressman Ecleo, yung benevolent something, ha? Yung isang religious sect din, kulto dyan sa Mindanao. Kaya ito po mga fanatic, mahabigin sa kanilang mga leader, sila po ay handang magpakamatay. Kaya naman ang sana'y maiwasan natin, ha? Magpapakamatay sila sa kanilang leader, ha? Kaya siguro yan din ang dapat nating malaman ng mga otoridad at isipin din ng kanilang mga supporters. Dahil sabi nga po, mahabigan, ng nakasama na ng grupo, aba yung mga loyal followers pagka daw po sila ay namatay sa pagtatanggol ng kanilang leader, ang paniniwala po sila ay mapupunta sila sa langit. Standby June Suter, Action Radio Davao. Standby June Dimakutak. Oras sa Chief Justice Alexander Jesmundo. Uy, nasa National Heroes Day ba ang Secretary Gibo, ha? At AFP Chief, siyempre AFP Chief General Ometa Browner. Standby mula sa libingan ng bayani. Oras ganap na alas 8:33. Abay, bakit biglang kay Kong GP? Eh, nagsimula na yung kanyang programa dito eh, ha? Galing sa Puso program, ha? Ba't ba gusto siya magprograma dito sa DCRS, ha? Dahil ba nationwide, eh, napapahinggan tayo, ha? Itong si Erin, eh, paborito makapartner ng mga iba't ibang gusto magprograma dito sa DCRS. At siyempre, ayan, ano ba nga dinis kasi sa Secretary, Senator Kiko nung Sabado? Ah, lakay na ko absent sa Senator Kiko. Aba. Absent din si Senbam. Pero kakasama natin dyan si Attorney Chell Jokno. Medyo nawala lang yung dalawa lakay. Mukhang may importante lang silang nilakay. Ganun ba? Anyway, alam niyo man naman yan eh. Basta ang pinag-uusapan dyan sa edukasyon, trabaho, batas, sa food security at agrikultura, abay okay tayo dyan, ha? At sana nga ay makatulong sila ayan, sa mga sa isyong yan, sa mga programang yan na kanilang tinututukan. Sabi nga nila, yan daw ay malapit sa kanilang puso. Ayan, puso sa masa. Rekta. Pero sandali lamang boykulot, rekta na muna tayo sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Nandun si RS No. 14, Lent Narciso.
Ayan, ano ang speech ng Pangulong Bongbong, ang ating Commander-in-Chief? Meron ba siyang sagot dun sa mga taga-Davao? Oo nga, Lakay, inaabangan natin yung kanyang yung statement ano tungkol dito sa nangyayari, yes, sa Davao. Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, nagpapatuloy ang programa sa libingan ng mga bayani. Ikaw na lang ang pagdiriwang ng araw ng mga bayani at ang nagbibigay ng mensahe ngayon ay si Mayor Laar si Cayetano. Kanina ay binigyan ng arrival honors si Pangulong Marcos pagdating sa libingan ng mga bayani at sinunda ng seremonya ng pagtataas ng bandila ng Pilipinas at panunumpa sa Watawat. Inawit din ang bagong Pilipinas team at binigas ang panata sa bagong Pilipinas. Pinangunahan rin ng Pangulo ang pag-aalay ng Bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier kasama si AFP Chief Staff General Romeo Browder. Sinakyan naman ito ni na Executive Secretary Lucas Bersamin, Vicar Martin Romualdez, Defense Secretary Gilbert Isidoro Jr., Taguig City si Mayor Cayetano, at si National Historical Commission of the Philippines, Derek Regalado Trota Jose Jr. na siyang nagsasalita naman ngayon. Tema ng pagdiriwang ngayong taon, Lakay, ang kabayanihan ng Pilipino sa panahon ng pagbabago. So inaabangan natin, Lakay, ang talumpati ni Pangulong Marcos maya-maya lang. Yan, natutukan mo ulit. Baka mamaya may sagot. Paliwanag dun sa nangyayari ngayon na stand-off dun sa Davao. Oo, Lakay. Ayan. Babalik ako kapag nagsalita ng si Pangulong Marcos, Lakay. Maraming salamat, Ms. Let. Dumb-dumbing. Bayan. Let Narciso mula sa libingan ng mabayani, kaugnay nga ngayong paggunita o pagdiriwang ng National Heroes Day sa libingan ng mabayani sa Taguig City. Sandali lamang, June Suter, abay nasarob ng compound ng Kingdom of Jesus Parang Christ. Parang kaninang madaling araw pa to nakatutok dyan si June Lakay. Ayan, sanay na nga daw sa tirgas eh. Nagprograma lang, balik ulit sa site. Ayan, ganyan talaga. Ha? Sana yan na June. Ha? Kailangan ni blow by blow, ika nga, mabigyan natin ang buong pangyayari sitwasyon dyan sa stand-off sa Kingdom of Jesus Christ compound. Ang dami kasi, Lakay, kumakalat na fake news ngayon. Kaya sa ating mga kababayan na, no, huwag munang mag-share na mag-share. Kasi, Lakay, kung ano-anong lumalabas na maling balita. Sinabi mo. Kaya kung hindi po manggaling sa mainstream, in fairness po, mabigyan, modesty aside, kung hindi po manggaling sa mainstream media, huwag po tayo masyadong magpapaniwala. Baka ma-fake news po tayo. Ha? Alam niyo, pag ganitong sitwasyon, aminin natin, mahabigan, kanya-kanyang propaganda yan. Dummy. Oras, Sister L. It's 8:41. R.H. Number 1. Ang program Daming Bayan. Ito na ang Commander-in-Chief, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Let. Lakay, narito si Pangulong Marcos para sa kanyang talumpati. As their male counterparts, their bravery and determination paved the way to the freedom that all of us enjoy today. Although it came at a high cost, their peace, their rights, their lives. While these gallant men and women remind us that our liberty was hard won, those who lie here at the Libingan ng Mga Bayanin reminds us once again of the constant vigilance that is required to preserve it. Let our commemoration today teach us the importance of not only remembering our heroes, but also of continuing to perpetuate their legacy of patriotism and of nobility. After all, heroism is not confined to just the history books. Heroism also lies in him and her who are virtuous, in those who are compassionate, in those who are just. We have seen how it resides in the heart of a modern-day Filipino, fearless, amidst the continuing adversities and perils that the world has unleashed, geopolitical conflicts, diseases, climate change. We see it in the Navy and the Coast Guard, who defend our maritime borders, in the soldiers who protect our citizens, and in the healthcare workers who put their lives at stake for others.
We also see it in the overseas Filipinos who leave the comfort of home to support their loved ones, in the ordinary workers who turn the gears of our economy, and in the farmer and fisher folk who increase our agricultural output to put food on every Filipino's table. It is emulated by educators who lead our fight against illiteracy, journalists to promote truth and accountability, the environmental advocates who ensure that we and our children will have a safe place to call home. It is embodied by our athletes who stood before millions bearing the name of the Philippines in the international arena. All our Olympic athletes who persevered and highlighted once again the Filipino talent in the field of sports. Soon, the Paralympic Games will start, and the 6 Filipino Paralympians are already there, making us proud. The extraordinary strength and dedication to compete despite their disabilities are a symbol of hope for all of us. The national pride they brought and continue to bring home is unrequitable, not by awards, not by effusive praises, not by incentives. We have heard their stories, we saw the glory. We did not, however, witness the discipline and the sacrifice that they endured to train every single day, the risks of injury, the struggles of financial constraints. And yet, we see them, and they have come through. That is the definition of a modern hero, and a testament that each of us is capable of becoming one. By uplifting our fellow men and women, serving our communities, and working to save our heritage for future generations. As we dedicate this day to honor our heroes of the past, let us not lose sight of what is asked of us for the present and for the future. Let us carry on the great legacy of our brave ancestors with the fortitude of an enlightened mind, the strength of compassion and generosity, and the courage of our convictions. In the spirit of shared responsibility, I call on everyone to be heroes in their own right. Uphold the principles of democracy, abide by the rule of law, and defend our sovereignty. Let us acknowledge the significance of history and pass it on to our young Filipinos so we can nurture in our children the love of country, for it is only in that patriotism that we can preserve our national identity. Let us pay homage to our past so that we can be worthy of the freedom that our ancestors fought for and of the Bagong Pilipinas that we can proudly leave to succeeding generations. With this vision ingrained in our endeavors, we can build a nation where the dreams of our heroes are realized in every home, in every community, in every single Filipino heart. I wish everyone a meaningful day of remembrance. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang kabayanihan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Let No. Ayan, lakayan, nanawagan sa bawat isa na maging bayani, sumunod sa rule of law at ipasa daw sa mga bata ang pagmamahal sa bayan. Pinilalan ni Pangulong Marcos ang mga bayani nakipaglaban at inialay ang buhay para sa ating kalayaan at dapat daw silang maging paalala ng pagkabakabayan. Binanggit niya, kinilala niya yung mga ordinaryong manggagawa at iba pa, maging ang Navy at Coast Guard, bilanggit niya sa pagprotekta sa ating suberenya. Maging ang mga atletang Pinoy, ayan, nakabilang na siya, binabanggit niya nga, mga bagong bayani. Lakay? Akala ko nung sinasabing sundin ang rule of law, akala ko may babanggit yun na lang. Wala siyang minensyon, ha? Doon sa Davao. Ambusin niya, pwede ba ambusin? Abangan natin. Ambus interview. Pagkakataon na magkaroon ng ambus interview. Okay. Maraming salamat, Miss Letta. Balik mo na sa inyo, Lakay at Sister El. Maraming salamat, Letta Narciso, mula sa libingan ng mga bayani, ha? Kaugnay sa pagdiriwang o pagganita sa National Heroes Day. Coming. Sandali lamang June
Bira, kahapon pa naka-standby si Jun Suter. Di natin may pasok-pasok kanina pa. Kanina pa ito lakay si Jun Suter. Sige, bigyan daw muna natin si Jun Suter na muna. Sandali lang mga buikulot. Alamin natin yung sitwasyon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Jun Suter, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan, pare ko? Jun, maayong buntag. Yes, maayong buntag lakay diga at saka Sister El. Sa ngayon, bago lang sibalik ang mga membro ng Kingdom of Jesus Christ sa pangulan ng kanilang spokesperson na si Sir Carlo Katiel. Sabi na ni Katiel na sana walang masaktan ngayon at saka panawagan sa kapulisan na walang gagamit na tear gas. Pero sa ngayon, ang itong dalawang panig ang walang movement, naka-standby lang sila sa gitna ng kalsada. Pag-arapan natin kayo na alas 6:30 ng umaga, nagsialis ang mga membro ng Kingdom of Jesus Christ at bago lang sila nagsibalik. Sabi pa ni Carlo Katiel na tuloy pa rin ang kanilang peaceful assembly at nakikita natin na maraming upuan. Inaasahan na may gagawin programa mamaya. At saka ngayon, ulitin ko, wala pang movement at saka kalmado pa lang ang dalawang panig at wala namang mga resistance o mga kumbaga palitan ng mga masamang salita lakay dayo. Jun, sino ang mas maraming pwersa? Ang Philippine National Police o itong members ng Kingdom of Jesus Christ? Dito sa labas ng Kingdom of Jesus Christ, mas marami ang pwersa ng ating kapulisan. Kaya nga sabi ng mga member ng Kingdom of Jesus Christ, lugi sila dahil nagpapalitan ng mga gwardiya, yung tinatawag na civilian demonstration movement management, sila walang palitan. Kaya inaasahan mamaya dahil kahapon ng hapon, okay lang, hindi mainit, pero mamaya asan ang tanang init, gano'ng patagal ito mga member ng Kingdom of Jesus Christ. Sa ngayon, makikita natin na daan pa lang, isang daan mahigit pa lang yung mga nakikita nating mga member ng Kingdom of Jesus Christ sa ngayon na nakaideyo. Ito bang mga supporters ni Pastor Kibuloy na nagtitipon-tipon? Galing sila sa labas o sa loob lang sila galing? Yes, sa loob to galing. Ang sinasabi nila sa ni Sir Carlo Katiel na wala silang matulugan, wala silang pitirahan sa loob, kaya sa labas sila ngayon naka-standby. Yun ang sinasabi nila ngayon. Ayan. Yung PNP, bukod dun sa mga nakaharang na may mga shield, sa loob ba may mga nag-iikot ba para hanapin si Pastor Kibulo, yung mga sinasabing may detector? Yes, ang nangyari ngayon, kahit may itong rally dito sa labas, hindi nga natin nakikita ngayon si rito. Simula pa madaling araw hanggang ngayon, hindi pa natin nakikita si Police Brigadier General La Torre, ang Regional Director ng PR 11. Parang nasa loob ata, tuloy pa rin ang paghahanap nila sa pinto ng sinasabing tunnel kung saan nadetect sila na isang heartbeat. Hindi natin hindi makapasok sa loob ng Kingdom of Jesus Christ na compound. Pinagbabawalan yung lahat ng media. Tanging seminar na nakapas ang nakakakuha ng mga video sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Wala naman sinabi si General Torre na specific na lugar kung saan na detect yung sinasabi nilang tunnel. Ayun na. Pero di ba sinasabi ko, nasaan na ba yung tunnel, June? Nasa ilalim ba ng malaking building? O ito ay nasa ilalim ng medyo bulubunduking lugar diyan sa compound? Yes, tinatanong namin ngayon kagahapon kung saan ba talaga particular, kasi may malaking big dome dito, kingdom pala, kingdom. Tapos sabi ni Donator na may 40 na mga buildings, kasi 30 hectares to yung laki ng Kingdom of Jesus Christ na compound, kaya malaki-laki talaga. Wala naman siya sinabi. So hindi sinabi, hindi binanggit. So plus may tunnel sa nalitit. Ayan, gano'n doon kalaki yung tunnel? Hindi naman sinabi niya, no, ni General Torre. Basta sinabi lang na confirm na nandiyan daw si Kibuloy. Kaya yun ang hinahanap na yung pinto ngayon, yung daan ang papunta doon. Yun ang hinahanap siya ngayon. Ayun, no. Wala kasing, walang movement sa labas kasi wala si General Torre, wala rin si spokesperson Major Catherine Villare dito sa labas ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Pero sa loob, andun ang PNP na naghahalughog, kumbaga,
naghahanap? Yes, patuloy pa rin daw. Yes. Patuloy pa rin paghahanap sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Abangan namin kung anong resulta ng paghahalugog sa ating kapulisan. Yes? Doon sa loob, habang naghahalugog yung mga kapulisan natin, may mga nakabantay din bang mga members ng KOJC? Jun. Yes, mayroon din. Mayroon din. Sa loob ng sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, may mga ano rin, mga supporters doon na sumusunod. May helicopter yung kumbaga may helicopter si Pastor Kibuloy, di ba? Nandiyan pa rin ba sa loob ng compound? Wala, ay di kasi hindi makapasok sa loob ng compound. Kasi hindi naman sinasabi ng mga membro na nandiyan pa yung helicopter niya. Kasi kung 30 hectares. Sabado ng tanghali, at sabado ng tanghali, napag-usapan na isasabay ni Gerald Torre yung mga media pagpasok para makita namin yung sanang second part sana na hindi natuloy. Bigla namang nagbago yung isip ni Gerald Torre na hindi na isama yung mga media dahil ayon din kay teritoryo na huwag na lang, baka ano daw kami, madamay kami sa kaguluhan sa loob. Kaya hindi kami natuloy sa pagpasok. Okay. Anong balita mo, Jun? Siyempre, ang dating Pangulong Digong at Vice President Inday, Sara Duterte, binabatis na yung ano daw yung ginawa ng PNP na masyadong marahas. Anong balita mo? Wala ba silang balak na ano dyan? Baka mamaya bigla silang sumulpot dyan kasama ang mga supporters ni Pastor Kibuloy. Wala bang plano ang mga Duterte na pupunta dyan? Yun. Wala namang wala kami narinig na pupunta sa rito sa itong sa mismong area sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, pero may nagpapadala ng pagkain si Congressman Pulong Duterte kagabi sa mga supporters ng Kingdom of Jesus. Mga pagkain lang ang pinadala, pero kagabi may nakita tayong mga opisyalis, former City Councilor Dayap na pumunta rito, pumunta kagabi rito, pero wala naman siyang sinabi, nanood lang siya, nag-observe lang sa itong sinasabing ginagawang prayer rally dito kagabi. Mm-hmm. Ang pakiusap naman ng Gerald Torre, sana madaanan na kasi apektado yung mga itong commuters, lalo na yung may flight papuntang airport. Mm-hmm. Kasi kailangan maglakad nila hindi kasi madaanan yung daanan. So yung mga pupunta ng airport kailangan maglakad. Yan ba yung sinasabi dyan ni kanina spokesperson De La Reina, may hinarang kasi sila dyan na sasakyan? Nasa yung crane at saka may mga trucks, mga sakyan? Yung malaking yung heavy equipment na backhoe, dalawa yan, tapos may fire truck pa na hinarang at sa isang truck na malaki talaga. Kahit nga yung nagpahinga na yung mga supporters kayo na alasay si media, hindi pa rin madaanan kasi yung masasakyan at saka mga heavy equipment, hindi tinanggal, kaya talagang hindi madaanan ng sasakyan. Kaya ang ginagawa ng mga polis kayo, hindi doon sa may area ng may school dito ng LCU, doon lang, hanggang doon lang yung biyahe ng mga sasakyan, bababa na yung mga pasahero, then lalakarin niya papuntang airport. No. Okay lang yung side ng north, basta may buhangin area kasi madadaanan doon pero kunting lakad lang doon. Ang mahirap din dito sa from sa Panagan, Buhangin, itong area ang malalayo, malalayo ang lalakarin. Pero kung kailangan, kung gusto nila maglakad, iikot sila papunta pa ng bahada, then malayo-layo yung biyahe na para, bago makarating ng airport. Nako. Nako, so perwisyo pala sa mga pasahero, ha? Maglalakad. Malayo lalakarin, mga ilang kilometro? Mga 2 kilometro to. Nako, layo niyan, Tapos layo. May bagahe ka. Tapos may bagahe ka. Kasi pagdating ng Canton Airport, malayo pa lalakarin papasok ng airport. Kaya malayo-layo talaga. No, pare, di affected ng lipad ng aeroplano yan. Paano lilipad ng wala mga pasahero? Anyway, pero dapat maayos na nila yan. Okay, maraming salamat, June. Ha? Babalihan ka namin dyan sa anumang update. Kaugnay sa pagganap kay Pastor Apollo Kibuloy at yung standoff sa pagitan po ng police at mga supporters ng Kingdom of Jesus Christ. Thank you, June. Yes, maraming salamat din na kaibigan Sister L. Mula dito sa Davao City, ito si June Sotel para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Sotel. Mula sa Davao City.
Yung nire-report po sa atin ni June, ha, nandun po mismo si June sa site. So yung nire-report niya, kung ano yung nakikita niya talaga doon, mm-hmm, Lakay. Live po yan. Live po yan. Although na hindi po nakita kung ano talaga ang nangyari sa loob. Sa loob. Oh. Dahil hindi po pinapayagan yung mm-hmm ibang media. SMNI lang yung pwedeng pumasok. At yung mga pulis na naghahanap. Yung mga pulis na naghahanap. Pabalikan natin ang ilang pang mga reports. Saan ba ka lang, June? Shout ka lang kung merong bagong update dyan. Oras, Sister L. It's 9:01. Number 1. Woo! Bilis ng panahon. Ilang araw na lang, bare months na. 5 days na lang, Sister Ella. Lalabas na si Joe Marichan. Yes, lalabas na siya. 5 days na lang at 120 days na lang po. Pasko na. Ilang days? 121. Wow, bilis ng panahon. Dahil malapit na ang Pasko, bati mo natin na happy birthday yung presidente natin. Baka mamaya ay... makalimutan ang batiin. Malapit na ang Pasko. Baka biglang sabihin, ano yun? Bakit? Para may ready na yung bonus. Bikini me. Happy birthday, boss June Nick Dow, ha? Happy birthday, boss. Di yata binatin ng dos por dos kanina. Hindi ba nila alam na birthday niya? Nakalimutan ni Tunyo yung tsaka ni Jerry wala, kanina. Wala sila. Happy birthday, bossing. June Nick Dow, Roberto Nick Dow Jr. Yan po ang presidente namin sa Manila Broadcasting Company. At siya po ay president din ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. At abating ko rin si Dan Terdicilia. Oy Dan, happy birthday pare ko, ha? Binabati ka ng mga oldies daw ng Anito Lads. Ayan. Vinta Lads, Halina Lads, Acacia Lads, ha? Oldies, ayan, ha? Ito mga Kuyang Dado, ha? Kasama ko dati sa trabaho ng mga rumboy na lads sila, melohya sila, pero hindi sila naging mason. Akala ko sila ay mga ano, mga mason din. Mga rumboy. Happy birthday pa rin, Dan. Alaba tayo dyan. Binabati ka ni Pastora James Lising. Happy birthday din kay Father Alex Pardo mula kay Kuyang Lito Caballero. Kay Kuyang Rome Escudero ng TM Kalamasonic Lads. Maribik Andag, Dennis Roll, at Christian Rule ng Tanay Rizal. Good morning! At happy birthday din kay Mr. Dennis Luyahan ng PMA Class 82. At belated happy birthday kay Senator Tito Sen, Tito Soto. Ayan, belated happy birthday, Kuyang Sir. Kay Attorney Ateng Jamila Manawag. Mula kay Kuya Jay at kay Manong Hilario Valdez. Doktora Angela Angela Carrizo Espinosa ng Zambales sa Manila. Mula Kuyang Nick Bergantino. At kay Noble Alan Gonzales, aba Noble Alien. Ayan, Alien pala, ha? Ayan, Alan Gonzales, binabati ng mga taga-Katimugan Shrine Club. At Kuyang Brad Rick Santiago ng San Rafael, Bulacan. Binabati ka, Brad, ng mga taga-Pi Mu Sigma Fraternity Sorority. At siyempre si Kuyang Attorney William Parada. Ayan. At binabati natin si Edwin and Celerina Quintos mula kay JB Goma. Oy, JB Goma ng Metrobank. Happy birthday. Kay Congressman Byung Garing. At Congressman Brian Yamsuan. At siyempre, aba, speaking of anniversary, ha? Happy 70th anniversary din sa mga officers, members ng Taolam Dakapa Fraternity Sorority. Aba, big time, ha? Justice Rudy Palataw, Justice Efren de la Cruz, ha? Ayan. Abay, Brad Fidel Calban. Abay, Chairman Felix Reyes, saklar ang celebration, ha? Aba, big time talaga, mga kapans. At congrats din kina Moso Cipulo Tom Rentoy, ba? Successful daw yung kanilang pag-golf tournament kahapon, ha? Para sa Peña Francia. Ayan, ang Manila Bicol
Golfers Association. Sabi ni Gerald Tom Rento, naka 1 million sila mahigit. Wow! Fundraising, ha? Ito ay para naman sa mga deboto ng Viva Peña Francia. Alamin natin ang mga report mula kay Milky Rico ng Sister L. Ano report ni Mana Milky? Lakay, wala sa akin. Nasa akin. Ayan. Mga Pinoy, naku. Pangunahing biktima ng bangayan ngayon ng kampo ng mga Marcos at Duterte. Patay tayo dyan. Sino may sabi? Sabagay, totoo yan. Naiipit ang taong bayan. Oo, ayan. At sana nga ay huwag lumala. Ayan. Kasi parang may nga nanawagan na ng civil disobedience, Sister L. Ha? Ayan, sana huwag namang lumala yan. Eh, siyempre, magpapasko pa naman. Ayaw natin dapat ng gulo-gulo. Dapat love. Chill lang. Ayan, huwag igaya kay Congressman Ruben Eclay Jr. Naalala mo yun? Hindi ko naman siya masyado nang naalala lakay. Pero may mga nabasa naman ako tungkol sa kanya sa aking pagre-research. Time ni, time ni dating Pangulong Noynoy Aquino, ha? Abay, naghalit din si Pangulong Pinoy nung araw, ha? Dahil hindi na mahuli-huli itong si Congressman, dating Congressman Ruben Eclay Jr. na ayan, parang ganun din sa issue parang kay Pastor Kibuloy. Yung Philippine Benevolent Missionaries Association, saang lugar ba yun? Sa Dinagat Islands Dinagat sila lakay. Islands, ayan, oo. Pero siya pala lakay ay namatay na dito sa Muntinlupa habang nakakulong. Oo, kasi nakulong dahil yan. Dahil sa COVID. Na-COVID yata, ha? Ayan. Eh, ang dami rin kasi ni Congressman Ruben Eclay Jr. May murder case. May graft. Ayan, oo. Eh, na-involve yata dun sa ano, ha? Sa yung pumatay sa kanyang sariling Mrs. Sister L. Dummy. Alamin natin ang report mula kay Manang Milky Rigunan. Sino may sabi nito, Manang Milky? Sabagay, totoo yan, ha? Siyempre, pagka ganyan may gulugulo, ha? May nanawagan ng civil disobedience. May sumisigaw pa ng Marcos resign, ha? Siyempre, oo, kita mo yung ano kanina doon sa... Di siyempre, anong mangyari? Di paano pupunta yung mga investors dito sa atin kung magulo tayo sa Pilipinas? Aris number 12, Milky Rigunan, please come in, Manang Milky. Lakay at Sister L ang taong bayan, ang pangunahing apektado sa patuloy na bangayan ngayon ang kampo ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Reaksyon to ni kabataan Party List Representative Raul Manuel sa pinakahuling patama ni VP Sara kay Pangulong Marcos at sa mga kaalyado nito. Ayon kay Manuel, hindi pwedeng manahimik lamang si Pangulong Marcos sa pinakahuling patutsada ni VP Sara na nagkamali umano siya sa paghimok sa mga taga Kingdom of Jesus Christ para suporta si PBBM. Patutsada ni Manuel, hindi rin babubweltahan ni Pangulong Marcos si VP Sara at hingi rin ang patawad sa supporters ng Unity Team sa pagkuhan nito bilang running mate noong 2022. Paalala pa ni Manuel, ito ang tandem na nangako noon ng pagkakaisa noong panahon ng kampanya pero ngayon nag-aaway-away sa harapan ng publiko. Samantala lakay, Sister L, bukas ng hapon ang pagsalang sa Kamara ng panukalang budget ng 2025 ng Office of the Vice President. Wow. Pero hanggang ngayon, wala ka pang kumpirmasyon kung dadalo si VP Sara sa budget deliberations ng Kamara. Ang nakarehistro na kay sa schedule ng House Committee on Appropriations ay si Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa Milky. Ayan, yung Quad Committee, ayan, tuloy ba ang hearing at ipapatawag pa rin ba ang dating Pangulong Duterte? Wala bang schedule lakay ng Quadcom hearing pero inaasahan namin baka Thursday o Friday ngayong linggo. Meron silang imbitasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung talagang wala ngang kasalanan dito sa manegasyon ng extrajudicial killings, dapat lang daw na kumbaga ay humarap na sa imbitasyon ng Quadcom lakay at Sister L. At kung hindi sumipot ang Vice President Duterte, Sara, sa pagdinig ng kanilang budget, hindi ba itutuloy ba ang pagdinig sa budget o kailangan bang humarap ba ang Vice Presidente?
Alam mo na kay sa tagal ng pag-cover ko sa budget hearing ng Senado at Kamara, hihintay nila hanggang maging available yung secretary, yung official ng departamento. Tulad niyan yung DICT kumbaga ay na-delay yung budget hearing last week dahil may sakit yung kalihim ng DICT. So, dinifer nila. Si Ivan Uy. Schedule uli. Oo, si Ivan Uy. Teka, Manang Milky, naalala mo ba kung si dating Vice President Robredo, Lenny Robredo, ay humarap din ba nung i-defend yung kanyang budget? Nakulakay, laging humaharap taon-taon si VP Lenny. Sa mga budget deliberation sa Kamara at sa Senado. Pero of course, bilang paggalang sa posisyon niya bilang pangalawang pangulo ng bansa, hindi nagtatagal. Siguro mga pinakamatagal na 15-20 minutes ay naipapasa yung budget ng Office of the Vice President. Kahit noon ay talagang hinihirit niya madagdagan yung budget ng Office of the Vice President. Hindi naman nadadagdagan pero naririting yung panukalang budget ng OVP noon at lagi siyang dumadalo. Ito rin ang inaasahan sana ng mga kongresista natin ngayon, Lakay Sister L, na humarap bukas ng hapon, 1:30, si VP Sara sa budget hearing ng Office of the Vice President. Eh di ba nung unang taon ng term ni Vice President Inday, di ba wala pa yatang 1 minute, approve without thinking, nag-endorse pa si Congressman Sandro Marcos, di ba? Yes, Lakay. Hindi na ba mauulit yun? Nag-iba na ba ang ihip ng hangin, Madam Milky? Yes, Sister L. Naghiwalay na ang dikulor eh. Ihip ng hangin. Pero nakita namin yung schedule ng APRO Committee, Tuleika Lopez ang nakalagay, Chief of Staff ni VP Sara. Kung hindi darating si VP Sara, usually ang ginagawa dito, Lakay at Sister L, i-defer. Hihintay nila maging available si VP Sara. Sino yung Lopez? Babae ba yan, lalaki? Chief of Staff niya, Lakay. Babae yan. Anong pangalan? Tuleika Lopez. Tuleika Lopez. Okay. Okay. Maraming salamat, Madam Milky. Magandang umaga, Lakay. Sister L, ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Baka mga pag hindi sumipot ang vice-presidente, alam mo itong mga kongresista, baka mamaya ay bigyan ng zero budget. Huwag naman. Huwag naman sana. Sandali lamang, Raymond at Paas. Abay, batin din natin ang happy anniversary. 61st anniversary ang mga taga Gamma Epsilon International Fraternity. Ba? Ikaw ba, Kuya Dado, Gamma Epsilon ka ba? Yan. Binabati ni Kuyang Rainer Lorenzo. Aba! Si Kuyang Beruosipul, Rainer Lorenzo pala ang National President, ha? Ng Gamma Epsilon International Fraternity. Yan. Happy anniversary. Report. Samantala, report naman mula sa Senado ang Philippine National Police operation dyan sa Davao. Kinundi na naman daw ni na Senator Aimee Marcos at Senator Bongo. Ano ang naging kanilang statement tungkol dito? RH28, Raymond at Paas. Laki Raymond. Elaine at Mayor Magkatuwang, kinundi na ni na Senator Aimee Marcos at Senator Christopher Bongo ang raid na isinagawa ng mga tao ng pulisya sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City. Para kay Senador Aimee, hindi daw makatwiran yung 2,000 polis na ipinadala sa KOJC compound na siyang nagdulot naman ng takot sa mga miyembro ng KOJC ni Pastor Apollo Kibuloy. Isa na naman itong dungis sa imahe ng pambansang pulisya dahil ito na ang pangalawang pagkakataon na nagkaroon ng karaasan sa nasabing lugar. Para naman sa kay Senador Bongo, overkill ang naging operation ng PNP sa KOJC as a compound, kasunod naman ng report na meron ng namatay. Umaasa na ito o naiintindihan naman nito ang isang law enforcement operation, ngunit hindi kailangan ng sobra-sobrang pwersa na meron pang mga namatay at nasasaktan. Samantalang sa panig ng PNP, kanila namang ikinatwiran na kanilang ginagampanan lamang ang kanilang tungkulin upang ipatupad ang batas sa mga merong arrest warrant gaya ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa panig ni Senador Risa Ontiveros, narinig naman natin kanina na walang pinakamagandang gawin ni Pastor kundi ang sumuko sa mga otoridad, harapin ang kaso at ganon din humarap sa investigasyon ng Senado. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH sa Pilipinas. Raymond,
Di ba magpapatawag ng hearing si Senator Bongo at Senator Aimee na imbestigasyon dito sa operation ng PNP sa Davao? May actually, meron ng ongoing mayor na investigation si Senator Bato. Pero ito ay doon sa nauna. Yung naunang insidente, hindi pa itong nangyari lamang nung weekend. So, pero hindi pa yung tapos. Malamang kaysa sa hindi, baka idudugtong na rin doon na mayor kung sakasakaling merong balak pang paimbestigahan itong mga tauhan ng pulisya dyan sa pinakahuling operation nila sa KOJC compound mayor sa Davao City. Okay. Maraming salamat, Raymond. Ito si R-Rage 28, Raymond at Pass para sa DZR Rage. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumb. Nako, totoo ba ito, Sister L, ha? Abay, pinutulan daw ng tubig at kuryente ang compound ng Kingdom of Jesus Christ. Alamin natin lakay kay Edmiel, pero mukhang may update siya dahil iba pang kaso. Maaari daw ihabla laban sa KOJC at pinag-aaralan na yan ng Philippine National Police. Detalye balita mo, RH 52, Edmiel Parosa. Edmiel? Lakay at Sister L, pinag-aaralan ng Philippine National Police ang iba pang mga kasong posible umanong maisampa. Kasunod ng raid ng otoridad sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ito ang sinabi ni PNP Chief Police General Robert Francisco Marville matapos madiskubre ng kapulisan ang umanoy mga biktima ng human trafficking na naipit sa loob ng compound. Kahapon, isang lalaki at isang babae ang na-rescue ng Davao Regional Police Office matapos umanong hindi makalabas ng compound makaraang ma-recruit. Ayon kay General Marville, pinasisilip niya kay Police Regional 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III kung mas marami pa ang may kaparehong kaso. Sa 30 hektaryang lugar, pinakakausap ni Marville kay Torre ang mga makakasalamuhang bata kung sila rin ba ay nasa kustodiya ng KOJC nang labag sa kanilang loob. Panawagan din ang hepe ng PNP sa mga posibleng biktima, mga kaanak ng biktima na samantalahin itong implementasyon ng arrest warrant at i-report ang kanilang mga sumbong. Nauna lang binanggit ng PNP na hindi sila lalabas ng compound agad hindi na-aresto ang mga akusado sa qualified human trafficking at child sexual abuse na pininiwala ang nasa loob lamang ng isang bunker o sa ilalim ng compound. Ito si Edmiel Parosa, nag-uulat. Yes, Lakay. Anong sabi ng PNP? Malaki daw ba yung bunker dun sa sa basement, dun sa compound ng KOJ? Yung lawak lakay ng bunker, wala silang binanggit na measurement. Bagamat ang sinabi nila, may na-detect na sila lakay na heartbeat sa ilalim ng KOJC compound. Tangan heartbeat? Yung kanilang device lakay. Oo, may mga tibok ng tao na sila na-detect. Sinasabi ni Bernard Peralta at si Vic De Leon Lima, yung heartbeat daw, ramdam nila sa Quezon Avenue. Ayan. Hindi makarelate si Sister Ella. Hindi ko alam lakay eh. Ano ba yun? Pero yung ginagamit sa si device ng PNP, yung ginagamit sa device ng PNP, ito yung same device na ginagamit nila kapag ma-rescue sa mga baha or bagyo, yung panganap pa ng mga rescue. Ang sinasabi nila, mayroon silang na-detect na natibok ng puso ng tao at hindi lang ito isa lakay. Marami ito. At very sure sila na ito na yung hinahanap ng mga akusado. Eh, kung di makita ang entrance, kung saan na tumatapat, di hukayin na lang. Nag-drill, yun, no? Oh, mag-drill na lang doon, di ba? Nakarating yan kay General Marville, yung mungkahin niya, nahukayin na lang ng persahan. Pero sabi niya, hindi yan ang option nila. At ang option nga nila ay ipatupad ng tama yung arrest warrant. Hahanapin lang daw nila yung entrance lakay. Inimigyan nila lang magkaroon din sila ng violation. Oh, tsaka baka kasi tamaan pag dinrill lakay eh. Hindi, bumuta sila ng konti. Lagyan ng oxygen, baka di na sila makahinga doon sa ibaba. Unless na may generator sa loob. Pero Edniel, hindi naman sila puputulan ng tubig, di ba? Correct. Yun ang assurance din ng PNP. Okay. Dahil ang sinasabi nila, maximum tolerance at ina-uphold nila yung karapatang pantao. Di umano dito sa ginagawa nila. Kaya yung pagputol, yung mungkahing pagputol sa utilities, gaya ng tubig at kuryente, ay wala rin sa kanilang plano, lakay at Israel. Ayan ako, kuryente ang pinutol doon. Paano aircon sa ilalim? Sobrang init. Saka baka mas lalong din nila mahanap. Kapag shortcut yun sa Baka masupukit sila unless na lalabas sila pagka pinutulan ng kuryente. Pag hindi na kinaya. Anyway, tingnan natin. Okay, maraming salamat, Angel.
Live mula sa Campo Crame, ito si Edniel Torrosa. Nagulat para sa DJH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumb. Maraming salamat, Edniel Parosa. Standby, Edwin Duke. Standby, Boy Gonzales. Standby, Val. Standby, Let. Wow. May announcement ang, may statement ang Malacanang Sister L. Ala, akala natin eh, dun sa speech ng Pangulong Marcos sa National Heroes Day Celebration, ha? Abay, may statement po, mahabigan, ang Malacanang kaugnay sa iso kay Pastor Apollo Quiboloy. Sandali lamang, Leta Narciso. Ano ang statement ng Pangulo? Coming. Bayan. Oras, Sister L. 9:28. Nagsipagbakasyon. Nako, nga lakay. Babalik na sila. Magta-traffic na naman. Pwede, may pakiusap ako. Ano? Magbakasyon na lang po kayo. Eh, kailan lang magtrabaho, maghanap ang buhay. Ang sarap-sarap bumiyahi lakay. Oh, sinabi mo, wala traffic. Wala ano, ka bilis. traffic. Standby, Boy Gonzales. Aba, yung bakuna laban sa monkeypox, Mpox. Ibubus muna sa Africa ayon sa World Health Organization. Oo naman. Huwag man kayo masyado magpapanik. Isa lang naman yung tinamaan pa rito. Ingat na lang, ha? Eh, baka mapagkakitaan pa yan. Mami, magbakuna sa mga hindi dapat bakunahan, ha? Chill-chill lang, Secretary Ted Herbol. Hindi naman daw dapat sabi ng DOH lakay, huwag magpanik daw. Huwag magpapanik. Ayan, di ba, Mayor Elmer Soria ng San Marcelino Zambales? Ayan, kumusta po kayo, ha? Oras, Sister L. 9:33 na. R.H. May immunity gap ba ang anak mo? Ha? Huh? Immunity gap? Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Oras, Ninang Sister L. 9:37. Bilis na nga panahon, bilis na oras. Bati mo natin ang Batang Bacolod. Mayor Albi Benitez, kumusta na your may, ha? kumusta love life natin? Si Mayor Albi, wait lang. At binabati natin ang happy birthday. Oy, si Kuyang pala. Sabi ni Kuyang Doming de Asis. Pakikablaaw man tinaragsak ang panagkasangahay kay Kuyang Mayor Miguel Dicena Jr. ng Enrile Cagayan. Wow! Laba tayong Emperador Double Light dyan. Kuyang Mayor June. Aba, 63 years old na pala. Abay, senior na rin pero amoy pinipig pa, ha? Talaga. Grabe yung pinipig. Basta ang kailangan eh, sa fellowship Kuyang Mayor June, meron tayong pinapaitan dyan mamaya, ha? At Emperador. At alamin mo natin, sandali lamang, Val, unahin nga natin, ano ba ang sabi ng Pangulong Marcos, ha? Doon sa issue kay Pastor Quiboloy. Eh, inaasan kanina magbabanggit doon sa ano, doon sa National Heroes Day. Baka, pero wala siyang binanggit. Baka ayaw niya lakay kasi National Heroes Day yung ano eh. Ayaw niya mahaluan na. No, baka medyo off. Sintonado. Off mic. Oo, hindi siya akma. Yeah, baka may ma-disappoint. Yes. Anyway, ayan, ay pinadaan sa Malacanang. Pero happy birthday din daw kay Abalayan. Abalayan Auring De La Cruz ng happy birthday. Abay, nanonood daw sila sa Dallas, Texas, USA. Hello, wow, po sa inyo. Ay, manang Auring. Ayan, happy birthday po. Ayan, binabati ni Kuyang Tony Lara ng Lasam, Cagayan. Mula kay Let. Nasa'yo. Si Val ba muna lakay o si Miss Let? Si Miss Let muna, si Malacanang. Nanindigang sinusunod lang ang batas sa kaso ni Pastor Quiboloy. Detali balita mo, RH14, Miss Leth Narciso. Miss Let. The law must take its course. Iyan ang tungkol ng Malacanang sa mga nagsasabing politically motivated ang nangyayari kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. Sa ambush interview sa Libingan ng Mga Bayani, sinabi ni Executive Secretary Lucas Versamin na may proseso ang batas at kailangan itong sundin. Si Quiboloy ay may warrant of arrest sa kasong human trafficking at sex trafficking at may ilang buwan na rin pinaghahanap ng mga otoridad. Tumanggi namang magkomento si Versamin sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte.
Kahapon ay humingi ng tawad ang Vice Presidente sa lahat ng miyembro ng KOJC dahil hinikayat at pinakiusapan niya umano ang mga ito na iboto si Pangulong Marcos noong tumatakbo pa lamang bilang Pangulo. Ito si Lester Ciso para sa DZRA. Una sa Pilipinas. Yes, Sakay? Holiday ngayon eh. Saan mag-holiday ang Commander-in-Chief, ang Pangulong Marcos? Pag alis na kayo sa libingan ng mga bayati, wala namang binanggit, pero malamang ay pabalik na ng Malacanang. Pabalik na ng Malacanang. Okay. Alahan. Ayan. Sana bakasyon. Malacanang lang. Okay. Maraming salamat, Miss Lahat. Balik sa inyo, Lakay at Israel. Dumb. Bayan. Naku, malungkot na balita, mga brethren, mula kay Kuyang Hector Brinyas. Ayan, mga brethren, si Kuyang Beruciful Joselito Folyosco ng Malino Masonic Class number 25 drop his working tools. Ayan, rest in peace, Kuyang Joselito Folyosco ng San Pablo City. Tatak! Tatak Deo Makalmayan sa Damdang Bayan. Alamin nga natin report ni Vala Gonzalez sa Sister L. Si Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos muli namang nanawagan kay Pastor Kibuloy na kusa ng sumuko at harapin ang kanyang mga kaso. RH5 Val Gonzalez, Val. Harapin mo nang naayon sa batas ang mga paratang ng pang-aabuso sa bata, pang-aabusong sekswal at human trafficking. Ito ngayon, Mayor at Sister L, ang kapila ni Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. at Pastor Apollo Kibuloy sa gitna ng nagpapatuloy na operasyon ng PNP para isilbi ang arrest warrant laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ. Sabi ni Abalos, ang pagsuko na lamang ni Pastor Kibuloy ang tanging paraan upang may pakita nito ang kanyang paggalang sa batas. Naniniwalang kalihim na nasa loob pa rin ng 30 hektaryang compound ng KOJC sa Davao ang pastor, batay na rin sa iba't ibang mga intelligence report. Aniya, ipagpapatuloy ng PNP ang kanilang tungkuling isilbi ang batas habang pinapanatili ang pinakamataas na antas ng pagpapasensya at paggalang sa karapatang pantao. Nagpaabot din si Abalos ng pakikiramay sa pamilya, mga kaibigan at sa mga miyembro ng KOJC dahil sa pagpanaw ng isang kapanalig na aniyay wala namang direktang pakikipag-ugnayan sa PNP. Paliwanag ng kalihim, nananatiling matatag ang pangako ng PNP na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa bawat komunidad sa bansa. Hinihikayat nitong publiko na manatiling kalmado at hayaan na ang legal na proseso ang umiral sa labanggit na lugar. Ako si Val Gonzalez, DZRA, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dumb. Maraming salamat, Val Gonzalez. Nakot, sabi rito si Sir L. Ano kaya ang pakiramdam ng BBM kapag naalala niya na si Digong ang nagpalibing sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani? Wow, may mga peg na ganyan. Di ba siya dumalo sa puntod ng tatay niya kanina? Ayan, okay. Anyway, report mula kay Boy Gonzalez. Bakuna laban sa monkeypox, ibubuhos muna sa Africa ayon sa World Health Organization. Nga naman eh, isa lang naman yung kaso rito. Wala namang wala nang pandemic tungkol saka sa... Hindi daw yun lakay yung matapang na variant. Ganun ba? Baka pagkakitaan pa yun, baka ipangutang pa yun ng milyones, bilyones. Huwag naman sana. Aris number 29, Boy Gonzalez, please come in. Boy G. Lakay, Sister L, ilalagay muna ng World Health Organization ng mga bakuna laban sa monkeypox o mpox sa bansang Africa. Ito ang kinumpirma ni Health Secretary Teodoro Herbosa ng matulong itong weekend ng mga eksperto at mga kinatawan ng World Health Organization. Sabi ni Herbosa, nagkasundo ang buong mundo na ibuhos muna sa Africa ang mga bakuna upang hindi na ito kumalat pa. Sa ngayon, lumala na ang sitwasyon sa nabanggit na bansa dahil sa patuloy mano ang paglobo ng kaso ng mga tinamaan ng mpox. Sa Pilipinas, nanatiling 10 ang kaso ng mpox pero ang lahat ng ito ay gumaling na. Pero kahit ibubuo sa Africa ang mga bakuna, nagawa pa na rin ng DOH na magpareserba upang agad na may
magamit ang Pilipinas sakaling maging available na ulit ito sa merkado. Ito si Boy Gonzales para sa DCR rate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Sandali lamang, Edwin. Standby, Giselle. Standby, Nicole. Standby, UL. Abay, bati mo natin na happy birthday ng ang ninong ng buong Rizal, Sister L. Sino yan, lakay? Si dating Governor Casimiro Ito Inares Senior. Oh, birthday niya pala. Governor ilang Ito. Na, ilang yan, taon na, lakay? Abay, kaedad yata ng dating Paolo Marcos ito. Abay, ilan taka na Gova Ito, ha? Ayan, palagay ko mga 80 na, 90 na ito, ha? Ayan, happy birthday, Governor dating Governor Ito Inares. Coming. Bye. At binabati natin si Kuyang Joby Almasan. Ayan. Okay, report mo lang kay Edwin. Ang NLEX magdadagdag ng mga tauhan dahil nga sa inaasahang pagdagsa ng mga uuwi. Dahil po, eh, bukas, back to work. Lakay yung ano, yan yung feeling na ano, tamad na tamad ka. Kasi galing ka sa mahabang bakasyon. Pero sana sabi naman, natin eh, may hangover pa may sa bakasyon. May hangover pa, oo. Pero sana lang kaya no, sa pagbabalik nila, eh, maging smooth at maging maayos ang mga toll gates. Ay, umaga pala, diba? Ano ha? Sa katapusan nga pala, eh, pagmumulta na mga walang RFID. At, tuloy na ba daw talaga ito, lakay? Wala na makakapigil. Wala pa yatang throw eh. TRO, yun, ha? Yun lang. Kung walang TRO, tutuloy po yan. Pero alamin natin ang buong detalye mula kay RH23. Edwin Duque, Edwin. Edwin. Hello. SD, si mukhang nawala si Edwin. Punta si muna natin si Mayora Lakay. Si ilang Mayora, jeepney drivers. Aba, alam mo Lakay, isang ayon ako dito. Ang sabi kasi nila Lakay, pinaglalaruan lang sila ng oil companies dahil yung rollback daw sa petrolyo, babawiin na naman daw yan ng mas malaking taas presyo. RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Wala? Kuya Greg, wala. Abang, wala pala eh. Nagkaroon sa mga signal natin, ha? Bakit yun yung signal natin ngayong umaga? Ayan. At, naku, pati pala. Sinong aid ni Atty. Harry Roque ang sinupira ng kongreso? Sino, Lakay? Sinong aid? Yung bang Adonis? Yung guwapo, yung macho? Ayan. Ay, hindi, Lakay. Matagal. Ay, hindi ba? Hindi naman na yata na hindi yun. Hindi ba yun? Wala nang ano. Yung nagpa-pageant? Yung nagpa-pageant. Hindi yun. Parang hindi naman, Lakay. O nga pala mga misis, ha? Ingat-ingat po sa pagbili ng karne ng baboy, ha? Abay, may mga nakumpiska dyan sa Maynila na, naku, dami nito, Boy Gonzales, tunitoniladang bocha, yung double-dead na karne. Abay, saklap naman yan. Eh, mahirap kasi dyan, Sister L, pagka frozen ito, di ba? Akala mo, safe pang kainin yan. Eh, yung pala ay double dead. Yes, yun yung nakakatakot, Lakay. Ay, wait lang, Lakay. Mukhang yun nga yun. Alin? Yung kay Secretary Roque. Former Secretary pala. Yung si guwapo? Si Alberto Rodolfo de la Serna. Siya ba yun? Ito ba yun? Di, alamin natin kay Edwin Duque. Balikan natin ang report ni Edwin tungkol dyan sa pagdadagdag ng mga tauhan sa NLEX. Edwin? Day-to-day, Miss Elaine, nagdadagdag na yung mga personnel ang napamunuan ng North Luzon Expressway ngayong araw dahil sa inasang pagdagsa ng mga pasaherong magsipag-uwian na pabalik ng Metro Manila na nanggaling ito sa natutong bahagi ng Northern Luzon. Ayon kay Ginong Rubel Ignacio, ay spokesperson ng North Luzon Expressway, inasa nilang aabot hanggang bukas ng umaga yung pagdagsa ng magsipag-uwian mula sa mahabang bakasyon. Inayak ng NLEX na bukas lahat ng linya ng toll gate habang magdadagdag din ang traffic personnel upang makatulong naman sa pagmando ng daloy ng trafiko mula sa norte, ito ay abot hanggang Balintawak o Latay Set patungo palabas ng North Luzon Expressway. Sa kayo, base doon sa kanilang observation ay hindi pa magano, pero meron na rin mga ilan-ilan na una na nagsipag-uwian dito sa Metro Manila. Edwin Duque, nagulat sa Disa Resora sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumb, dumbing, bayan.
Maraming salamat, Edwin Duque. Report mula kay Mayora. Nasaan ba si Mayora? Ang report ni Mayora Lakay, nasa nai natabunan tuloy. Ito Lakay, yung tungkol sa mga jeepney driver na sinasabing pinaglalaruan lang kami ng oil companies kasi may rollback ngayon. Tapos sa susunod, babawiin na naman. Oo, no, yun ba. Ito yun. Pero huwag ka muna magpagas. Ha? Malaki-laki yung rollback bukas. Ha? Alam mo, Lakay, tinitipid ko nga eh. Ayan, huwag ka muna mag-aircon. Biglang hinimatay ka. No? Mm-hmm. Alamin natin mula kay RH15, Giselle Ricaport. Ano ang say ng mga jeepney drivers, Giselle? Lakay, Sister L, para doon sa ilang mga jeepney driver, abay pinaglalaroan lang doon sila ng mga kumpanya ng langis. Ngayon doon kasing nakaamba yung halos 2 pisong rollback sa petrolyo, pariguradong babawi na naman yung mga oil company ng mas ang taas presyo. Ilang tuloy sa kanila yung nagpapatupunan ng cutting trip o nagbabukas ng biyahe dahil mas malaki pa umano yung gastos nila sa diesel kaysa naiuunan ng mga pamilya. Nakiusap yung mga chauffeur sa pamahala, nagawa naman doon ng paraan upang maipako na lang sa 50 pesos yung pinapresyo. Ba't yung signal mo? Mayora, nasa basement ka ba? Nasa tunnel ka ba? Ba't yung signal mo? Tatago ka ba? Tatago ka ba? Lumabas ka dyan. Lumabas ka ta sa basement, sa tunnel. Ayan, tumuntong ka sa ibabaw ng jeep ng ano ha, na ini-interview mo. Ayan, okay, proceed. Roping tayo, Lakay. Kinahabol tayong mahalagang meeting. Pakinggan natin, Lakay, yung bahagi ng ating mga panayam doon sa ilang mga jeepney driver. Walang tayong ginawang laruan. Walang tayong parang ano ba, inuloko lang tayo ang jeepney driver. Nagro-rollback sila ng 2 piso. Nang 1 week lang before, ha? Tataas naman sila ng mahigit pa po doon. Kaya parang nangyayari, wala lang eh. Sa mensahe sa Deezer H. Lakay ni Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, 1 peso and 15 centavos daw yung magiging rollback sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 85 centavos naman sa kerosene, habang 1 peso and 90 centavos sa diesel, epektibo bukas. Ito si Giselle Ricaport para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mayora Giselle Ricaport! Pipipipi, sabi ng Bernanke. Ginagalit yung mga jeepney drivers, ha? Ayan. Happy birthday muna kay Dr. Dennis Makalinaw, mula kay Chris Makalinaw. At mapiya-mapita, ha? Mapiya-mapita ko yung Robin and ating Christine Go. At mga brethren sa Kutang Bato Masonic Lads, dyan sa Cotabato City. Ayan, good morning, maayong buntag mga brethren. Saan na tayo, ha? Kay Nicole na ba tayo? Balitang negosyo, pero batiin ko pala, Lakay. Your business is our business. May babatiin muna ako, Lakay, nakatutok sa atin ang aking sister-in-law at ang aking pamangkin dyan sa Rosario, Batangas. Alay. Dyan. Hello, Ate Vani at sa pamangkin at inaanak ko rin, yo na. Ayan, hi, Yobi. Ayan, malapit na kasi ang Christmas, eh, kaya nagpaparamdam. Ay, good morning, Kuyang Rodan Deliso. Ayan, Kuyang Chaplain. At binabati natin si Kuyang Judge Boyet Mapili. Ayan, naimbang kabigat Kuyang. At ganoon din si Romel Cabanela. Ayan, pakibati naman pre ang number one fan mo, ha? Uy, nga pala, ano ha? Alam mo, dami nating taga-subaybay na senior citizen. Si Nanay Nati Lising, si Lola Nati Lising, ha? Oh. 91 years old, Sister L, ha? Sa transistor yan nakikinig, for sure. Sa transistor radio pa nakikinig. Para ito, ha? Si Nanay Julieta Cabanela, ha? Na 78 years old naman. Aba, wow. Wala daw handaan, pero converted tukas daw ang kanyang regalo, ha? Mula sa kanyang anak na si Romela Cabanela. Lakay, alam mo yung age ng mga nakikinig sa atin. Isang patunay yan na tayo ay kauna-una. Oo nga, ano ha? Aba, yung mga 91 years old, 78 years old. Aba, ang lupit naman itong si Romel Cabanela dahil 78 years old yung kanyang nanay.
re-regaluhan daw niya. Bagina kaya ang DCRH, re-regaluhan daw siya ng, niya ng 78,000 pesos. Oh! Sana lakay, all. Kala naman ha, mamaya abunado siya. Hindi, totoo. Totoo yan, oh, ha? Okay, ayan, totoo yan ha. Sabi nga niya, kung marunong daw magmaninana niya, bibigyan pa niya ng kotse. Your business is our business. Sa ating... Good morning, Kuyang Seca Dong Mendoza Noble, sir. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Good mga, morning po. Mga Shriners, mga nobilities, maganda umaga po sa inyo. Ayan, kumusta ang hot sands dun sa daas ano, sa Cebu. Ayan, okay, report. Sa ating balitang negosyo, ang Meralco bumuo ng partnership sa foreign universities para daw sa pagsusulong ng nuclear energy. Oh. Balitang negosyo mula kay RH17, Nicole Lopez Puyawan. Nicole. Yes. Todo na ang mga ginagawang paghahanda ng Meralco upang maisakatuparan na ang paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas. Ito'y dahil nakipag-partner na si business tycoon at Meralco chairman Manny V. Pangilinan sa mas marami pang foreign universities upang ligtas na ma-deploy ang nuclear reactors sa bansa. Lumagda sa isang kasunduan ang Meralco sa Ontario Tech University sa Canada at sa University of Illinois Urbana-Champaign sa United States. Bukod dito, may kasunduan din ang Meralco sa Harbin Engineering University at Tsinghua University sa China na partners din ng China National Nuclear Corporation Overseas Limited. Sabi ni MVP, layo ng partnership o collaboration nila sa foreign schools ay upang matulungan ang Meralco engineers na mapalawak ang kanilang kaalaman sa pagpapatakbo ng nuclear power plant. Inihayag naman ni Meralco EVP and COO Ronnie Aperocho na malaking tulong ang partnerships na ito upang mas maintindihan pa nila ang nuclear technologies at upang makasunod sila sa mga polisiyang ipatutupad ng gobyerno bago pa umpisahan ang deployment nito. Matatandaan na inanunsyo ng Meralco na nasa isang feasibility study sila kasama ang US-based na UltraSafe Nuclear Corporation para sa posibleng deployment ng isa o higit pang micro-modular reactor energy systems. Target kasi ng Meralco na maabot ang 1,200 megawatts na capacity ng kuryente pagsapit ng 2032. Sa katunayan, upang mapalakas ang sarili nilang nuclear energy program, inilunsad ng Meralco ang Filipino Scholars and Interns on Nuclear Engineering Program noong 2023 sa paraan ng Meralco Power Academy. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos and 33 centavos kada US dollar, habang naitala sa $79.55 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Mrs. Nicole Lopez Puyawan. At ito si Mrs. Naku, get well soon po. Ayan, get well soon kay Dichi Biachua. Aba, ito yung avid listener din natin, parang si Mama Lusa Tan. Abay, get well soon po, Mama Biachua. Ha? Ayan, baka lagnat na laki lang yan. Ha? Kung konting sakit na ulo, baka kaya pa ng Cortal yan. Ako lang may iniinom ako effective ha? Eh. Ano? Rexidol. Rexidol ba? Oh. Ba? Nag-promote. Hindi po ako nagpa-promote, pero yun yung iniinom ko lang kayo na effective sa Rexidol, akin. No? Rexidol. Alam mo mga taga-probinsya, Cortal lang. Solve na kami dyan. Wala ha? Na yata. May game na yun ba? Medical meron pa yata. At happy birthday din kay ating Vilma Francisco, ha? At si Andrea Faye ng happy birthday. Ba, binabati ni Kuyang Michael Francisco. Abay, mamaya daw magpapakain ng spaghetti. Ayan. At magpapainom pa siya ng emperador. Ba, talaga, ha? Ayan, Ma'am Biachua, ha? Ayan, binati na kita, kaya kailangan eh, gumaling ka na, ha? Pagaling po kayo. Baka kulang lang na ano yan, ng
Tawag nun, mami sa mamunlok. O kaya water therapy lang. Water yung iba lang kay kulang to sa tubig eh. Hindi pala inumi. Kulang lang sa ano, sa tsaa. Alamin natin report mula kay UL Reyes, Sister L. Alamin natin ang mga latest na pangyayari sa Metro Manila ngayon sa report ni UL Reyes. UL? Good morning, Sister L. Lakay. Nakalatag simula ngayong araw ang halos isang linggong water operation sa mga lungsod ng Caloocan at Quezon City. Sa abiso ng Maynila, simula ngayong araw ay mawawala ng tubig sa barangay 162 sa Caloocan na tatagal hanggang bukas ng madaling araw dahil sa isasagawang leak detection activity. Habang sa Tandang Soro naman at Bahay Toro sa Quezon City, magsisimula ang water interruption dahil sa isasagawang pressure test. Matapos nito ay sa ibang barangay naman nakaschedule ang water interruption sa mga susunod na araw na tatagal hanggang August 31. Samantala, sa buong Metro Manila aabot sa 1.3 milyong piso ang nasamsam na illegal na droga sa isinagawang anti-illegal drugs sa Metro Manila. Mula August 25 hanggang August 26, aabot sa 23 drug personality ang naaresto sa ikinasang 17 operation o anti-drug operation kung saan pinakamarami pa rin ang nasamsam na sabu. Sa lungsod naman ng Caloocan, muling aarangkada ang fogging schedule simula ngayong araw. Yan ay sa barangay 176 at barangay 185 sa North Caloocan. Kasunod pa rin ito ng pag-iingat sa kasunod ng pagtaas ng kaso ng dengue at yan ay muling aarangkada hanggang sa August 30. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Yuval Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Yuval Reyes. At binabati natin si Kuyang Noble Consul Ryan Soler ng Makati City. Good morning, Dr. Ruel Aguila. Ayan, baka ang kailangan daw ni Ma'am, Bia Chua, baka kailangan lang daw ng Kispirin at Yakap. Ano ba yun? Bakit? But, hindi lang nakakagaling yun. Aba, yun ang akala mo, ha? Makakahawa ka pa nun, lakayo ka ba? Effective yan kay Kuyang Fred Espino, ha? Ay, talaga ba? Ayan, May ganun pala. Ayan, sabi tuloy, nagmamadel mag-be si Sister L, ha? Hindi na ibutones ang kanya mga damit. Ayan, kita sino mo. Sino na naman yan? Si Kuyang Fred Espino. Ayan. Huwag na nga, ayoko na, di ko na siya babatiin. Hindi, charot. Ang tawag po dito ay style. Style talaga yun, lakay. It's fashion. Okay. Nakakainis yung okay. Good morning, Besa Zamora. Ako yung Michael Francisco. Ayan. At Dr. Ferdy Pagdilaw. Oh, kita mo, doktor na ito, ha? Mm-hmm. Ang sabi niya ni Dr. Ferdy Pagdilaw, Sister Ella. Okay, ano sabi niya, lakay? Rexidol, Tempra, Biogesic, prepreho lang yan. Prepreho silang paracetamol. Ayan. At saka yung paborito na nanay kong Cortal at Medical, pre-preho silang yan. Ayan. Mas maganda lang doon inumin yung Medical kasi may kulay. Kulay pink at saka puti. May kulay, oh. Chill-chill lang po tayo mahabigan ito sa holiday. Yes, holiday. Ako, di na raw pala pwede ng Kispirin tsaka Yakapsule kay Mama, Bia Chua. Kasi yung kanyang dating boyfriend, nasa heaven na 2 years ago. Ah, okay. E di, kaya gamot na lang. Ayan. It's a time. At yan ang mahabihan ng kabuhan natin pala, tuntunang damdaming bayan. Ingat-ingat po, ayan, para sa mga taga Davao. Ako yung mga ating, mga kabayan ni Maayong Buntag, chill-chill lang. At siguro para wala ng gulo, Pastor Apollo Kibuloy, sumuko na kamo. Ayan, Metro Kum Ini. Sumuko na kamo. Sumuko na kamo, ayan. Gaya mo kaya ang dating Pangulong Marcos din. Kasi nung EDSA Revolution, Sister L. Abay, ang gusto ng General Fabian Bear, give me the order, Mr. President. Ayan. Hot ang General Fabian Bear, umuusok ang bumbunan. Ha? Pero ang sabi ng dating Pangulong Marcos, Fabian,
chill-chill ka lang. Ayan. Makalma lang. Makalma ka lang. So, kaya po sila ang nagkusang umalis na noon at hindi na dumana pa ng dugo sa kahabaan ng EDSA. So, sana ganun din ang gawin ni Kibuloy. Ito kung si Pastor para, Kibuloy naman lakay ay sinasabi nga nila, hindi ako guilty sa mga binibintang nyo, sa mga aligasyon nyo. Eh, bakit hindi po kayo lumutang? Kagaling abogado. Para matapos na po itong mga ganito. Yes, wala na madadamay. Ako po si Deyo Makalma. Sister Al po, Elaine Api. Stay safe everyone. God bless po. Di siya rin sa presyon tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Bye. I think it's worthwhile if the puppet makes you smile. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Makati Med Discovery Premia ng Makati Medical Center. Ang